Ang bawat araw na magdaan sa ating buhay ay isang hakbang tungo sa ating kamatayan. Kadalasan, ang paksang ito ay iniiwasan nating isipin at pag-usapan. Parang isang multo na kinatatakutan. Ngunit sa dahilang ang buhay nga ay may hangganan, ang mahalaga ay ang maiiwan nating punla sa panandaliang ilalagi natin sa mundo. Dear Charo, 5 taon na akong stay-in na family driver ng pamilya ni Sir Fernan. Nag-iisa na ako sa buhay, kung kaya't naisip ko na marahil habang buhay na lang akong maninilbihan sa pamilya nila. Si Sir ay isang executive sa bangko at si Ma'am ay isang housewife. Sila ay pinagpalang magkaroon ng 3 mababait na anak. Maituturing mong isang huwarang pamilya sila. Malimit kong sabihin na mapalad ang mga bata at nagkaroon sila ng amang bukod sa napakasipag sa trabaho ay labis na mapagmahal. Maging ang kanilang mami ay napakamaasikaso, mabuting may bahay at ulirang ina. Lahat na ng sangkap para sa isang masayang pamilya ay nasa kanila. Siguro ay wala na silang mahihiling pa. Arigo! Oh, Arigo! Sana! Home! I'm home! Arigo! Eh, paano naman kasi kayo? Kaya na pa ako nandito, hindi nyo ako pinapansin naman eh. Daddy talaga kung ano-ano mga ginagawa. Uy, puso! Oo nga, makukubo. Nag-dead na nga ako eh, papasko pa. Ilatay yung ilaw eh. Bakit naman ay ilaw dito? Ilatay yung ilaw. Ilatay yung ilaw. Ilaw. Kaya na pa kasi ako nandito nakatayo, hindi ako pinapansin naman ito eh. Ano? Akalay mo, Daddy, pinatuhok ko ng una, nag-break game ako. Ito naman, sayo na sayo. Oh, walang ginawa ito, kundi break game. Ha? Itong isa, ayaw ko, talong ng talon. Ako talaga, ikaw rin naman eh. Puro kakalukuhan eh. Ito. Sabi niya, gagawin kami dalawa na happy cheesecake. Aso'y natupag ko eh. Teka, teka muna. Okay, okay. Let's eat. Dinner is ready. Oh, kakain na raw, kakain na. Kakain na. Sa tok mo lang isip siya. Yang. Oy, skiko ah. Walang Dado. Good. Tama na, tama na, Derek. Wala talaga yung asawa nagmamahal eh. Siyempre, oh, narinig niyo yun, narinig mo. Sarap-sarap naman ang brownies na ginawa mo. You're the best baker in town. Walang mana ka sa mami mo talaga. Thank you. Tsaka daddy ko pa sa naman, chocolate cake. Naku! Chocolate cake. Sip-sip mo naman. Eh, di wag ka kumain. Naku, bago umpisa na naman kayo. Tama na. Sige na, mag-good night kiss na kayo sa daddy da para makapagpahinga na siya. Come on! Hey! Nice coffee, sir! Bilis! Nako! Pati yung isang sip-sip dumating pa rin. Kalaki ko, maching! Maching! O sige na, dali na. May school pa kayo buka. Embrace muna lang ako. Ako mapapaglagyan ng yakang. Tokumar 3! Sige, dad. Bye-bye. Sige, good night, good night. Night, good night. Good night. Tokmul. Tokmul, bilis mo. Tokmul! Yay! Dali mo. One! Wow, ako tayo ng three! Wow!
Oh, ang dati naman ang mag-good night kiss sa akin. Ikaw talaga. Thank you, ha? Thank you. Yeah, giving me 3 wonderful children. Nagmana lang sila lahat sa'yo. Mababait. Oh, bakit? Umaatake na siguro ang migraine ko. Ang dahil ang trabaho sa opisina. Akin na. Ay na, mamasahin kita. At masyado kang tensyonado. Ika. Akalaing darating ang araw na magkakaroon ng biglang pagbabago ang pamilya ni Sir Fernan. Ang dating saya at sigla ay naging isang masamang panaginip. Hindi ka papahiram. Eh, Daddy, kakausap. 15 minutes lang. Please, kagamitin ko yung phone. Wait, ako, Dad. Five minutes, Dad. 5 minutes. Dad, kayo na pa siya dyan. Taka-taka niya. Oh! Ayan. Tapos na ang problema. Wala lang kayong telepono ng pag-aagawan. Tatahimik na kayo. Mag-aaral kayo ron. Pumasok kayo. Walang lalabas ng kwarto hanggat hindi ko tinatawag, ha? Oh! Ano tinitingin nyo? Sige na! Hello, Kiko. May problema ka? Wala ako, Dad. Ma, ba't ba tayo kakausapin ni Daddy? Ewan ko. Wala naman siya sinasabi. Basta ako. Ang alam ko, may announcement na sasabihin niyo. Anong announcement, Kuya? Sasabihin niya na yung totoo. Totoong ano? Totoong ampun ka lang. Na napulot ka lang sa tabi ng ilog. Uy, tama na yan. Tama na yan. Mami, nandunaw ko eh! Derek, alam mo namang hindi totoo yun. Kiko, tama na nga yan. Eh, Ma! Maching! Eh, Ma! Siguro, magbabakasyon tayo. Tapos, sasabihin siguro, Kuya, siguro, umiinit yung mga, yung ulo ni Daddy lately. Siguro, gimmick na yun. Yun pala, susurprise pa tayo. Eh, siguro nga, pero basta ang sabi niya, i-gather ko raw kayo dito. Oo. Pero hindi kasama yung ampun. Mami talaga yung nangasar! Maching! Tama na yun. Sa isang matching. Uy, tama na yun, tama na yun. Mahimik ka kayo. Simula sa araw na ito, ha? Simula sa araw na ito, magkakaroon ng pagbabago sa pamamalakad sa bahay nito. Anong ibig mo sabihin? Nagkaroon kami ng hindi magandang pagtatalo ng presidente namin eh. Nag-resign ako. What? Baka naman nabibigla ka lang. Ba't hindi ka humingi ng dispensa? I'm sure, tatanggapin ka nila ulit. Ano? Nalalaman mo ba sinasabi mo? Nag-resign na nga ako eh. Tapos hihingi pa akong dispensa. Ano ako, tanga? Prinsipyo pinaglalaban ko, prinsipyo. Eh, paano tayo ngayon? Bahala na si Daddy dun, Ma. Makakahanap din siya ng trabaho. Ikaw, huwag ka sabat na sabat, ha? Ewan ko kung paano kayo ngayon. Perla, mag-isip-isip ka naman. 20 taon na akong kumakayod araw-araw para may bigay na ako sa inyo. Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala na akong narin sa inyo, kundi pambayad ng tuition, pambili ng damit, sapatos,
pambili ng ganito, pambili ng ganon. Ba! Ako, nagtatrabaho lang ako sa bangko. Hindi ako may-ari ng bangko. Usap tayo. Hindi ka ba nauubusan? Hindi kita maintindihan eh. Fernan, nahihirapan na ako. Kung nahihirapan ka, di huwag mong intindihin. Ano ba talaga ang problema mo? Bakit ba hindi mo sabihin sa akin, asawa mo ko? Ano ba ang gusto mo sabihin ko sa'yo? E di ko ano nasa loob mo. Kung bakit bigla ka nagbago. Kung bakit bigla ka nag-resign sa trabaho mo. Ano na ang plano mo ngayon? Paano na mga bata? Sige. Ilista mo na lahat ang gusto mo sabihin. Kumpletuhin mo na at saka ako sasagutin. Fernan, bakit ba tinitikis mo kami ng mga anak mo? Ano ba ang kasalanan namin sa'yo? Derek, anak, halika nga rito. What's wrong? Tell mommy. Ha? Ano yun? Ma, natatandaan mo nung sinabi ko sa'yo na may field trip kami sa school? Hmm. Sabi ng teacher ko, hindi raw ako makakasama eh. Kasi hindi pa raw ako paid. Naku, anak, I'm so sorry. Naku, sorry talaga. Nakalimutan ko kasi naman hindi mo pinaalala kay Mami. Kasi palagi kong naririnig na wala na tayong pera. Kaya hindi na lang ako nag-ask sa'yo. Hindi bale. Gagawa ni Mami ng paraan, okay? Gagawan ko ng paraan, ha? Talaga, Mami? Oo. Yes! Ako nga sa'yo. Thank you, Mami. Mami, sit down. Okay? Thank you, boss. Sige, itay ko sa private name, boss. Fernan, eh, kasi kailangang ayusin na natin to eh. Short na ako, tapos ngayon kailangan ko naman ng pambayad ni Derek para sa field trip niya. Eh, bakit ako? Hindi ba ikaw ang gagawa ng paraan? Surviving. Ay, ako. Very badly, anak. Halos lahat ng alahas ko, naibenta ko na. Lahat ng savings ko, na-withdraw ko na. Pati na savings yung magkapatid, nagalaw ko na rin. Eh, Mami, di ba meron kang extension ng credit card ng Daddy? Eh, bakit hindi na lang yun ang gamitin natin? Sa laki ng unsettled accounts at tatlong credit cards, decline lahat. Mami, anong gagawin natin?
bakit hindi na tayo mag-withdraw dun sa account si Daddy? Cheska, ilang beses ko nang kinausap ang Daddy mo tungkol dyan. Pero nagmamatig ka siya eh. Hindi raw niya gagalawin yun. Inahanda raw niya yun para sa retirement niya. Palagi nga akong sinusumbatan eh. Inaalis ko na nga yung mga maids natin. Lahat. Para makatipid tayo. Pero gipit na gipit pa rin tayo eh. Masakit ang ulo ko sa dami ng payables natin. Hindi ko alam magagawin ko. I really have to do something. Siguro kailangan magtrabaho ko. Pero 20 years akong housewife. Hindi ko alam kung kaya ko, anak. Naghahanap ako ng trabaho. Mabuti naman. Fernan, talaga bang wala ka ng balak bumalik sa trabaho mo? Oh. Naghahanap ka naman eh, di ba? Di ikaw naman. Tulungan mo naman ako, maski na referrals lang sa mga kakilala mo. Pati ba naman paghahanap ng trabaho eh? Cargo ko pa rin? Give me a break! Siko po naman. Fernan? Wala ka na bang malasakit sa pamilya mo? Ano? Anong malasakit? Bakit? Ano ba ang ginawa ko para sa pamilya natin? Ano ba ang ginawa ko para sa inyo? Ako pa ngayon lumalabas na masama. Walang malasakit? Bah! Pabayaan mo naman ako magpahinga. Pabayaan mo akong guminhawa. Kailan pa ako mag-i-enjoy? Kung uugod-ugod na ako? At saka huwag mo na akong konsultahin kung ano pa ang gagawin mo. Pati ba naman kulay ng kortina, itatanong mo pa sa akin? Mag-desisyon ka naman ang sarili mo ba? Thank you.
Fernan. Fernan, alis na kami. Saan ka pupunta? Ilalayo ko na ang mga bata. Ang lakas na ng loob mo ngayon, ha? Hindi malakas ang loob ko, Fernan. Hindi mo lang alam kung gano'ng takot ko sa gagawin namin pagsasariling to. Ako lang naman ang problema mo, eh, di ba? Hindi ko nga alam kung anong problema mo. Sana sabihin mo sa akin. Ako na lang aalis. Hindi. Kaming aalis. At saka nakapag-desisyon ako. Yun ang gusto mo, di ba? Yung mag-desisyon ako sa sarili ko? Anong gagawin mo sa mga bata? Paano kakain ng mga yan? Paano mo sila pag-aaralin? Hindi ko alam. Pero isang bagay ang natitiyak ko. Tama ang gagawin ko. Dahil hindi ko na kayang panoorin ang mga anak ko na namumuhay sa takot habang narito ka. Ayoko silang lumaki na dala ang puot at pagkamuhi sa kanilang ama. Fernan, karapatan nilang mabuhay ng masaya at panatag. Kung sa bagay, parang wala na rin naman silang ama eh, simula nung magkaganyan ka. Kaya mo ba silang buhayin? Kaya ko silang mahalin. At yun ang pinakamahalaga. Gagawin ko ang lahat. Para mabuhay ko lang sila na maayos. Let's go! Daddy? Hindi mo na ba kami mahal? Naging masakit magsalita si Sir at kaunting bagay lamang ay nakabulyaw agad. Matagal ring tiniis ni Ma'am Perla ang kalupitan at kawalan ng katwiran ni Sir Fernan sa kanya at sa mga bata bago siya nagpasyang umalis. Simula noon, wala nang ginawa si Sir kundi uminom at magmukmok sa bahay. Waring galit sa mundo. Humantong na nga sa puntong, pinaaalis na niya ako. Sir. Nandito ka pa? Opo, sir. Hindi ba sabi ko sa'yo, hanggang katapusan ka na lang. Hindi ko na kailangan ng driver eh. Oo nga po, sir. Kaya lang, kung aalis naman ako, wala kayong makakasama.
Isa po, wala naman akong pamilyang uuwihan sa probinsya eh. Kaya kung mariyo, di dito na lang ako kung papayag kayo. Ano bang ginagawa mo, Sardin? Gabing-gabi na. Eh, naglagay ho ako ng pataba sa lupa. Para ho makapagpalago ng pula. Kanyari, binigyan ho ako ng buto ni Mrs. Antonio, yung narito sa kapitbahay natin. Eh, sabi niyo, mag-aang daw ang putol ng kamay ko, eh, magtanim daw ako at nang, eh, ako rin, eh, may konting ganahin sa kanya dahil alam niyo naman siya, eh, negosyo at saka libangan niya yung pagtatanim, eh. Papatulong ho. Sige. Pagpahinga ka na. Hindi pa buo natin nahanapin yung mga bata, pati si Ma'am Perla. Hindi ko na sila kailangan hanapin pa. Alam ko naman kung nasaan sila. Sir, nami-miss ko na mga bata, lalo na si Derek. Ako rin. Wala na naman yung rubber shoes. Naku, sigurado ka bang nadala mo? Oy, Mami, kanina ko pa hinahanap. Eh. Wala talaga, hindi ko makita eh. Hanapin mo kung saan sulok. Baka nandyan lang yun. Mami, kailangan na ito mayari. Bukas na to. Ano yan? Mami, ako na maghahanda rin itong place, oo, Mami. Sige, naku, oo nga pala. Pakiset na yung table. Hindi bali, mag-a-advance ako sa iba, office. Iba, Mami! Parang pasok na! Teka muna, isa-isa lang, ano? Mami, yung pasok. Papasok. Tinuruan ko na si Kiko kung paano mag-commute. Oh, ikaw. Ma, yung assignment ko hindi ko pa natatapos kasi hindi mo ako tinuruan kagabi. Hoy! Ba't di mo ginawa kahapon? Ikaw lang mag-isa doon? Parang baby. Ate, please, hindi ikaw pinakausap ko kaya Teka. Tama na yan! No, look, kids. I'm trying to do my best to make this work. Tulungan naman ninyo ako. All these years, nakasandal ako sa daddy ninyo. Kaya nangangapa pa rin ako. Kung paano mag-isa, nag-aaral ako kung paano tumayo mag-isa. Kung paano ko lalabanan lahat ng takot ko. Wala naman tayong choice, hindi ba? Kayo nga, lalaki na ninyo. Tinan nyo nga yung mga kalatayan eh, hindi nyo mailigpit. Kailangan ba lahat ako? Ako? Ako lahat na nag-iintindi. Ang pagkain nyo, ang baon ninyo, pamasahe. What more can... Don't you realize, Kiko, Cheska? Hindi mo naman ninyo ako. Hirap na ako eh. Naging mabigat ang kalooban ko sa nakita kong pagguho ng pamilyang napamahal na sa akin ng lubusan. Ang kondisyon ni Sir at kalagayan ng mga bata ang malimit kong alalahanin. Ngunit sa ilang beses na pagdalaw ko kina Ma'am Perla, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya at sa mga bata. Sayang nga lamang at hindi nasaksihan ni Sir. Sigurado ako matuwa si Mami sa atin. Kasi tinamulat ang ginawa natin tulong sa kanya, di ba? Totoo yan.
Hi! Hi! Hello, hello? Saan yung ginagawa niyo? Cupcake. Cupcake and brownies. Eh, saan naman kayo kumuha ng pera para ipambili ng ingredients, Jessica? Eh, mami, humira muna ako doon sa classmate ko. Promise ko naman na ibabayaran ko naman next week. Para saan? Bebe na school, para kahit pa paano tutulong kami sa'yo. Ay, ma! May surprise teka, kami sa'yo! Teka. Wala ba kayong homework? Wala, mami. Friday ngayon. Sunday na yun. Gusto namin kayo surprise. Ma, okay. May surprise kami sa'yo. Mm-hmm. Sa likod mo. Handa na ang dinner mo! Wow! Ano to? Kayo nagluto? Yes, ma! Ako nga tagapalat ng garlic eh. Wow, ang bango mo ko masarap. Ako talaga ang pabait ng mga anak ko. Oh, talaga. Ay, ma, gusto mo tikman yung cake? Sige nga. Ano naman ang papel mo? Hmm? Hmm? Nagkailang bungkus doon. Ma, at saka ma, alam mo, nag-usap-usap kami ng tatlo ma eh. Na magbula ngayon, tutulungan ka na namin. Para hindi ka na masyadong mahirapan sa trabaho mo. Yes. Ako. Salamat mga anak. Thank you very much. Yes, thank you, Jessica. Dito kayo kumain. Dito na. Delphine, salamat ha. Saan mo, sir? Sa loyalty mo, sa pagmamalasakit mo, sa pagsama mo sa akin. Okay lang yun, sir. Sabi ko naman sa inyo eh, pamilya ko na kayo eh. Tsaka napamahal lang sa akin ang pamilya niyo. Oh. Ano nangyari doon sa mga tinanim mo nga pala? Tumubo ba? Kalahati lang ho eh. Kalahati? Bakit nagkaganan? May palagay ko eh, nahaluan ng hindi magandang buto. Ha? Ah, meron bang maganda? Merong pangit yan? Aba ho, sir. Yung mga buto at punla, parang tao ho yan. Merong masama. Pero mabuti. Lalo yata ako nalito. Yung pong masamang buto, parang masamang tao. Hindi nagbibigay ng pula. Taong maramot, makasarili, at walang naibabahagi sa buhay ng tao. Pero mabuti pong buto, ay nagbibigay ng pula. At ang punglang yan ay nagiging puno. Magbubunga at magbibigay ng buto upang maging pula muli. Wala akong katapusan. Kaya ang taong mabuti ay maraming buhay na pinupukaw. Siya man po'y pumanaw ay marami siyang kabutiang hindi malilimutan na naitanim. Kabutiang loob ang pamana. Isa akong masamang buto, Delphine. Pa, hindi ho yun, sir. Hindi ho. Mabuti ho kayong tao.
Alam ko yung kahit ano ang gawin nyo, kilala ko kayo. Mabuti ko kayong buto at tula. Dalpin. Kung may mangyayari sa akin, huwag mong pababayaan ang mga bata at si Perla. Bakit, ano? Meron akong ipagkakatiwala sa iyong isang lihim ko. Pero ipangako mong hindi makakarating sa mga bata at kay Perla. Meron akong sakit. Malubha. Malapit na akong mamatay, Delvin. Ayokong malaman ito ng pamilya ko. Dahil ayoko silang masaktan sa magiging biglang pagkawala ko. Ako, ha? At maagang pasok ko ngayon, ha? O, Cheska, bilisan ninyo maligo at baka naman malate pa kayo sa eskwelahan. Bye. Yung ano? Ayun nga palang plancha, yung stove, ha? Tingnan niyo baka nakasaksak. Pagkatapos yung mga bintana, tingnan niyo mabuti, ha? Ilock ninyo. Yung mga leftover food, lagay ninyo sa refrigerator. Yung pintuan, ha? Siguruhin niyo na nakalock lahat yun, ha? Okay. Mami, memorize namin yung monolog mo. Cool ka lang. Everyday. Okay? Ma! Oo nga pala. Mamaya pag uwi ko sa school, magbabasketball ako sa park, ha? O sige, pero babalik ka kaagad, ha? Before 6, Derek, I'm telling you, ha? Yes, ma'am. At mag-ingat ka. Huwag kang sasama maski na kanino, ha? Okay, is that clear? Yes, ma'am. O sige, yung main door, ilock nyo bago kayo umalis. Yes, ma'am. Bye, bitana. Main door. Maligo na tayo. Maligo na tayo. Bye, ma'am. Derek? Hindi ka ba kikis man lang sa daddy? Ano? Kumusta ka na? Ha? Na-miss na kita. Ha? Laki-laki mo na. Halika, merienda muna tayo. Ano ka po? Birthday ng daddy ngayon eh. Merienda lang tayo. Ayoko? Yung cake na paborito mo. Ayoko po. Halika. Magagalit po ang mami pag nalaman niyang pag dumating siya sa bahay, wala po ako eh. Hindi, hindi magagalit ang mami mo. Matutuwa pa ngayon pag nalaman niyang dinahalaw kita eh. Ha? Halika na, merienda lang tayo. Akong bahala. Halika na. Aliperla! Aliperla! Oh, Mang Rick! May pamuha daw hong lalaki sa anak nyo. Ha? Sino? Matangkad yung lalaki, nakasakay doon sa puting van. Si Fernando. Oh. Wow, dinagdagan ko talaga ang icing niyan para sa'yo. Kumain ka na. Eh, busog na po ako eh. Hindi ka na nga halos nag-dinner eh. Ako pa naman ang nagluto. Sige na. Kumain ka na. Wala lang nga akong bisita. Ikaw nga lang ang bisita ko eh. Busog na po talaga ako eh.
Lika. Lika. Maaring, maaring hindi ka maniwala. Pero mahal na mahal kita, anak. Pati na ang mami mo, ang ate Jessica mo, si Kiko. Mahal na mahal ko kayo lahat. Daddy, gusto ko na pong umuwi. Oo, anak. Hintayin mo ako sandali. May kukunin lang ako sa kwarto, ha? Damang-dama ko ang bigat ng damdamin ni Sir Fernand. Hindi man ako sang-ayon sa pananaw at pamamaraan niya, ay nauunawaan ko siya. Ayaw niya ng ano pamang gamot o panglunas sa kanyang sakit. Anya, sayang lang ang gagastusin. Ilalaan na lang sa mga anak niyang maiiwan. Malimit ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin, lalo na kung matindi ang sakit ng kanyang ulo. Nang nakikita kong unti-unti na siyang humihina, hindi ko na natiis at ipinaalam ko kay Ma'am Perla ang totoo. Hindi nga ho na ipaliwanag mabuti sa akin ni Sir eh. Kung ano talaga niya sakit eh. Basta ang sabi ho, maluhba at wala nang lunas. Pabilin-bilin na nga ho, huwag ipararating ito sa inyo eh. Pero pag nakikita kong naghihirap siya, natataranta ho ako. Ang hirap po ng sakit niya, talagang sumusumpong yung sakit niya sa ulo. Minsan nga ho, gusto niyang ipalo yung ulo niya sa pader. Doon, talagang natatakot na ako, kaya minarapat ko nung sabihin sa inyo ito. Fernand, bakit? Hindi mo dapat itinago sa amin. Ang maglihim ka sa mga anak mo. Naunawaan ko, pero hindi sa akin. Sinabi dahil ayokong makita ko kayong nalulungkot, namumroblema lang dahil sa akin. Hindi ko kayang harapin ang takbang araw na iiwanan ko kayo. Maaring nagkamali ako. Pero kahit minsan,
ay hindi nagbago pagmamahal at pag-aasam ko sa inyo lahat. Alam kong nasaktan kita. Pero sa tuwing sinasaktan kita, hinihiwa ang puso ko. Alam ko, Fernan. Pero hindi mo kayang itago sa akin habang buhay ang masakit na katotohanan na darating sa'yo. Mayroon din ako sariling lakas na maaari kong ibahagi sa'yo. Gusto ko makabalikat mo ko sa masakit na katotohanan haharapin mo. Kasama mo ko. Kung galit ka sa mundo, dalawa tayong magagalit. Kung natatakot ka, dalawa tayong magkahawak kamay hanggang tumapang tayo. Hindi kita iiwanan, Fernan. Alam kong ibang tao ka na ngayon. Alam kong buo na loob mo na magsarili ka. Madalas kitang dalawin. Tinatanaw ko kayo sa malayo. Nakita kong unti-unting pagkabuo ng loob mo, pagsasarili mo, pagtaguyod mo sa mga bata. Kung paano kayo nagtulungan. Hindi na lang ako nagsisisi kung nasaktan ko kayo. Sa pagtulak ko sa inyo, palayo sa akin, naging malapit kayo sa isa't isa. Ngayon, sa nakita ko sa inyo, panatag na loob ko, mawala man ako. Hindi, Fernan. Kailangan ka namin. Huwag mo ipagkait sa mga bata ang panahon ito. Mahal na mahal ka nila. At sabik sila sa pagmamahal. Hindi ko kayang nalupat alam nila. Fernan, bayaan mo kausapin ko sila. Huwag. Hindi ko nga kaya, Perla. Mas matapang ka sa akin ngayon. Mas buong loob mo. Ako natutuwag ako. Hindi ko kayang harapin sila. Hindi ko kayang dahil sa labis na pagmamahal ko sa kanila. Fernan, kailangan ka namin. Sabihin sa inyo ang totoo.
dahil naniniwala akong matured na kayo to handle this. Your father is very ill. What do you mean, ma? Meron siyang brain tumor. He's dying. Ayaw niya magpagamot dahil sabi niya, lalo lang daw tatagal ang paghihirap niya. May mga dahilan siyang pinaninindigan. Lahat ng savings niya, tinatabi niya para sa inyo. Eh, ba, anong gagawin natin? Gusto kong ipakita ninyo sa kanya na mahal niyo pa rin siya. Nasa kabila ng lahat, hindi pa rin nagbabago ang pagtingin ninyo sa kanya. I'm sure matutuwa yun pag nakita niya kayo na what you have become. Strong, brave, and independent children. Kailangan niya tayo ngayon. Kailangan niya ng ating pagmamahal. Alam kong sinaktan ko kayo. And your mom. But I never stop loving you. Tuwing sinasaktan ko kayo, nagsisikip ang dibdib sa galit ko sa aking sarili. Tuwing nalulungkot at natatakot ng dahil sa akin ang bawat isa sa inyo. Hirap na hirap ang sarili kong pigilin ko na mayakap kayo isa-isa. When you all left, pakiramdam ko. Tapos na ang mundo. Pakiramdam ko, patay na ako. Ayaw ko kayong masaktan. That's why I wanted you to hate me. Ang hinahangad ko, matuto kayong mamuhay, maging matatag, at tumayo sa sariling paa. Para pag dumating yung oras ng paglisan ko, lilisan ako na
na masaya. Maluwag ang dibdib ko. Pwede ka na sumali rin sa hip-hop dance contest. Oh, partner! Partner! Tukmul 2! Tukmul 1. Oh, sige, sige. Huwag na muna kayo magulo, ha? Papahingi lang ko lang ang daddy niyo doon. Halika, Kiko, tulungan mo ko. Ate, ate! Bordi na si Tara! Tukmul lang! Uy! Yeah! Dahan, dahan, dahan. Yeah! Ah. Dadambigat mo pala, dad. Oh, halika. Pwelo natin sa Sir! Yan ba yung mga butong ipinula mo? Oo. Malalaki na ho at mabubuhay na ito. Dadali ko sa tagirin at hahamugan ko. Iyo! Sige. Alam mo yan si Delphine eh. Marami ako natutunan sa taong yan. Matalinhaga pala yan. Oo? Ba't mo naman nasabi yun? Hinahambing niyang tao sa mga buto at punla. Tulad ko siguro, ako ang puno, ikaw at ang mga bata ay bunga ko. At ang mga bunga ko ay pwede mong itanim para tumubo ang buto at maging punla. Maski mamatay na ang puno, naging kapakipakinabang dahil nakapagbigay buhay doon sa mga ibang puno. Tanging dasal ko na lang sa Diyos eh. Alagaan niya sana yung may iwanan kong punla. Nararamdaman ko, Perla, hindi na magtatagal ang buhay ko. Hindi na magtatagal. Ituloy mo ang buhay ko. Para sa mga bata. Siyempre, nalimiss ko pa rin ang daddy nyo. Kaya, pag nalulungkot ako, iniisip ko nalang yung mga masasayang sandali nung magkasama tayo. Pero alam nyo, natutuwa yun.
Kasi makikita niya na kaya pala nating tumayo at mabuhay ng maayos kahit wala na siya. Alam niyo, iniisip ko rin na ang paghihiwalay natin sa daddy niyo is only temporary. Someday, magkakasama-sama ulit tayo. At pag dumating yung panahon na yon, it's going to be forever, diba? We're going to be with him someday. Hanggang ngayon ay kasama ko pa rin ang pamilya ni Sir Fernand. Nakatapos na ng kolehiyo si Kiko at katulong siyang nagpapaaral kina Cheska at Derek. Nakikita kong sa pagsusubaybay ni Ma'am Perla, lumalaking wasto ang mga bata sa paraang alam kong gagawin ni Sir Fernand kung nabubuhay lamang siya. At alam mo ba, Charo, ang mga punlang itinanim ko sa hardin ay magaganda ang tubo at malalaking puno na ngayon. Malimit ko ngang naaalala si Sir Fernand tuwing nakikita ko ang mga ito. Gumagalang, Delphine. It is not how long or how short life is, but it is how one lives it. Ito ang higit na mahalaga, sapagkat kung anuman ang ating maitanim ay ang siyang punla na maipapamana natin sa ating mga maiiwan. Sana po ay naibigan ninyo ang ating kwento ngayong gabi. At hanggang sa muli po, ito po si Charo Santos. Magandang gabi.